Hi guys! Welcome back to my channel. So in this particular video, I will be sharing to you the VAT exempt sales and transactions, specifically the first 7 in the list of VAT exempt sales and transactions. Under sections 109A up to 109G of the tax code as shown in your screen. So sa mga nagplaplano to take the board exam, okay, or those preparing for the board, it is very important that you should be very familiar with all the VAT exempt sales and transactions, okay? So sige, let's proceed with the first item in the list of VAT exempt sales and transactions. Actually, we already discussed this initially during our first 4 videos that I shared to you, okay? Ginawa ko na to ng mga illustrations, on the second video that I shared sa channel na to. But anyway, so let us proceed again with this particular section. Section 109A. So, sale or importation of agricultural and marine food products in their original state. So, the exemption here is not pertaining only to sale, but likewise to importation. Kaya siya sale or importation ng ano? Ng agricultural and marine food products in their original state. So, please take note na hindi ko mo agricultural product yan, hindi ko mo marine product yan, exempt na siya. Dapat, aside from yan ay agricultural product, marine product, it must be a food product, agricultural food, marine food. And at the same time, it must be in their original state. So in simple term, yan yung mga hindi pa na-process, okay, ng mga agricultural, marine, food products. So halimbawa, basic example, so fisherman, syempre, nanguha ng mga isda sa dagat, halimbawa, then diretso sa market. Yan yung example ng marine food, original state, kasi hindi siya process. Kaya simple guide, the moment that the agricultural marine food product ay process na, it will no longer fall under this category. Okay? As to, when do we say that the agricultural and marine food product ay considered in their original state? So sige, puntahan natin yung item na yon, kailan natin sasabihin na original state yan before we proceed to the livestock and poultry products. So under the applicable revenue regulation, okay, ito yung definition ng original state. So products classified under this exemption, kagaya ng meat, fruits, and vegetables, shall be considered in their original state even if, kahit pa, yan ay nag-undergo, okay? Even if they have undergone the simple processes of preparation or preservation for the market, kagaya ng freezing. So, syempre, sa supermarket, may mga ganyan, di ba? Frozen meat, frozen na isda. So, although frozen, under this category ng VAT exemption, it will still fall under original state. Therefore, VAT exempt pa rin. Kaya pansinin mo next time when you go to supermarket or and then you buy groceries, tapos samahan mo halimbawa frozen meat, frozen fish, and then silipin mo later yung resibo mo, you will find out na hindi na VAT yung particular item na binili mong yon. Why? Because it is exempt under the law. Okay? So maliban sa freezing, kasama pa rin sa definition ng original state yung drying. Okay? Kaya, drying, salting. So, alimbawa, yung paborito kong pang-umagahan. Alam nyo naman, simple lang tayo. Hindi naman natin sinyaman yung nag-post sa Ateneo, di ba? So, ang pang-umagahan ko na paborito, alimbawa, isa sa mga paborito ko ay tuyo. Okay? Dried fish. Samahan mo ng fresh na kamatis, di ba? Of course, the kamatis is original state and that is an agricultural food. Okay? So, exempt yun. And then, yung tuyo na binanggit ko, it is still considered original state. Even if nag-undergo yan ng drying. Okay?
salting, red egg. Sarap din yung pang-umagahan. Kasama ulit ng kamatis na fresh, right? So, yung red egg is still under the category ng agricultural food product original state. Broiling, roasting, smoking. So, yan yung mga pang-umagahan natin kung minsan, di ba, tinapa. So, it will still fall under original state na category. Or stripping, including those using advanced technological means of packaging. So, ibig sabihin, kahit nakapackage na yan, using advanced technological means, kagaya ng wrapping in plastics, okay, vacuum packing, tetra pack. So, di ba, kung minsan yung mga magagandang packaging, makakapal pa, tapos pang dikit na siya sa isda o sa meat. Sa sampulan natin, mag-advertise tayo ulit. Limbawa, Pampangas Best, di ba? Yung maganda ang packaging niyan. Huwag lang yung processed meat niya. Okay? So, kung hindi naman yan processed meat, na maganda lang yung packaging, naka-tetra pack or vacuum pack, okay? Those will still fall under category ng original state. Okay? So, I hope maliwanag yung unang item sa Section 109A, Agricultural and Marine Food Products in Their Original State. Sir, si Mama, mahilig sa mga bulaklak. So, actually, meron siyang flower shop. That will not fall under this category kasi hindi naman food yung flowers. Okay? Sir, laging business. Laging. Eh, di kahoy yun. Hindi naman kinakain ang kahoy. So, pagdating sa mga laging, okay, or mga lags, okay, sir, bumili kami ng kawayan o iba pa, tapos nilagay namin sa bahay, pang-design sa kusina o kaya sa bathroom, etc. Hindi naman food items yung mga yon. So, those will be subject to VAT. Okay, I hope it's clear. The other item under this section, 109A, pertains to livestock and poultry of any kind. Livestock and poultry of any kind. Siyempre, pag sinabi mong livestock and poultry product, we are pertaining to animals intended for human consumption. So, tamang-tama sa ECQ, di ba, may mga nababalitaan tayo, may mga mayors daw, or maybe barangay chairman, na ang pinamimigay instead ng mga delata, noodles, ang pinamimigay ay rice at buhay na manok, di ba? So, yung manok will fall under livestock and poultry. Because that is an animal intended for human consumption. So, that will be exempt from VAT. Siyempre, yung binigay ni mayor, ni barangay chairman na rice, that will still fall under this agricultural food original state. Okay? Pero yung manok, yan yung livestock and poultry. Okay? Eh sir, paano kung, kasi si mami bumili ng baboy, biik, pero actually hindi niya yon kakatayin. Ang plano niya, alagaan, palakihin, and then hopefully later magkaanak, at yun ang mga ipambebenta namin. Pasok pa rin siya sa livestock and poultry of any kind. Kasi kung basahin natin, livestock and poultry of any kind, generally used as, or yielding, or producing foods for human consumption, and breeding stock, and genetic materials therefore. Okay? So, that's your section 109A. So, yung agricultural marine food original state saka livestock and poultry of any kind. Obviously, maybe the reason why the law exempt these particular items ay dahil basic necessity to, pagkain ito eh. Karamihan naman ng mga Pinoy, di ba? Medyo kapos sa buhay. So, kung pati ba naman yung unprocessed na agricultural marine food product, ibabat pa, di lalo nang hindi magiging affordable sa masa, di ba? Kaya, probably, that's the reason why the law exempt these items. Okay? So, that's your very first item in the list of VAT-exempt sales and transactions. I hope maliwanag. Let's proceed to the in this particular slide, before we proceed to the next VAT exemption,
okay, or VAT exempt sale and transaction, you were given here the examples of agricultural and marine food products in their original state. So, pakibasa mo na lang yan. Pero, I would like you to take a look yung nasa bottom portion ng slide. May nakalagay dyan, note, livestock or poultry does not include fighting cocks. Sir, saglit lang, fighting cocks, di ba pwedeng kainin yon? Oo, pero hindi siya intended for human consumption. Kaya when you buy fighting cocks, it's subject to VAT. Naalala ko mga few days ago or maybe last week, I'm not sure. Merong isang mayor, di ba, sa Valenzuela yata, sa Valenzuela ba nangyari to, na during ECQ, nahuli yung mga mananabong na nagsasabong, di ba? So ano ginawa ni mayor? Pardon me kung hindi sa Valenzuela to ha, illustration lang, pero based sa news na mga napanood ko, nabasa ko. So, based dun sa napanood ko, nabasa ko, ang ginawa yata ay yung mga panabong kinuha ni mayor, tapos ipinaluto at pinakain. So, galit na galit yung mga mananabong. Okay? So, pwede naman kainin, sir. Yes, but generally, when you buy the fighting cock, or when you buy fighting cocks, okay, you really don't intend to use it for human consumption. Panabong mo yun. So, pet siya actually. So, when you buy fighting cocks, it's subject to VAT. Sa limba, Texas, o diba, sa amin kasi sa probinsya, when we say fighting cocks, normally, ang tawag namin yan, Texas. Okay? So, when you buy Texas na panabong, then that's subject to VAT. Paano, sir, yung aso? Bili ako ng aso sa mall. O, hindi naman yan intended for human consumption. Unless siguro, nasa China ka. Joke lang ha, sa mga Chinese. Joke lang. Illustration lang. So, of course, that is not intended for human consumption. At saka, wag mong isama ang China dito dahil what we are discussing here are those items exempt under the tax code ng Pilipinas. Okay? So, exempt yung mga yon. Kagaya niyan, race horses, zoo animals, and other animals generally considered as pets. So, okay? So, I hope I made myself clear. So, I hope maliwanag si Section 109A. So, syempre, kung medyo nakukulangan ka pa, anyway, ina-advertise ko din naman yung mga ibang negosyo dito. Di i-advertise ko na din yung book ko. So, you may read my book. Sa mga hindi pa nakakalam, meron akong libro sa taxation. So, kung may kulang sa mga diniscuss ko, you will probably find it in my book. Okay? Okay, next. Second in the list of VAT exempt sales and transaction, okay, is Section 109B. Sale or importation of. So again, just like in the first list of VAT exempt sales and transaction, the exemption in VAT here is not pertaining only to the sale but also with respect to importation. So balikan natin, sale or importation of fertilizers. So madali lang naman, di ba? O, lahat ng fertilizers VAT exempt. When you sell it, when you import, it's exempt. Bakit kaya, sir? Probably because this is related to agricultural food product, original state, di ba? Para sa mga ano yan generally, mga veggies, di ba? So, kasi kung ibabat mo yan, although in-exempt mo na yung agricultural food product, tapos vinat mo naman ang fertilizer, probably magmamahal ang mga vegetables, di ba? So, since ang intention mo sa first list of VAT exempt ay para maging affordable yung mga unprocessed agricultural product or products, then dapat i-exempt mo na rin ang fertilizers. Okay. Next, para lang ma-compare ko si fertilizer sa kasi feeds, no? Diretso muna ako kay feeds. As you can see in your second bulleted item, may nakalagay dyan, livestock and poultry feeds. Okay. So, dalawang klase ang feeds. We have livestock, poultry feeds, same lang yon, and the other one is specialty feeds. May clue ka naman eh. Pag sinabing livestock, poultry, di ba kanina sa 109A, when we say livestock, poultry, we pertain to animals intended for human consumption.
So therefore, when you say livestock and poultry feeds, we are pertaining to feeds intended for livestock and poultry animals na intended for human consumption. So, kung ganyan yung klase ng feeds na ibebenta mo, example, yung nasa screen natin, o yan, mag-advertise naman tayo, Bimeg. Tingnan mo naman sa likod niya, may baboy pa, di ba? So, obviously, yan ay feeds na intended na pangkain ng mga animals intended for human consumption. Pag yan, vinat mo, magmamahal ang meat, di ba? Para hindi magmahal ang meat, i-exempt mo din yan sa VAT. However, kung yung feeds na binebenta mo ay hindi intended for poultry animals, for livestock, sir, bumili ako ng feeds para sa aso ko. VATable yun kasi ang aso ay hindi naman intended for human consumption. So, yung feeds na pinakain mo doon, subject din sa VAT yun. Feeds para sa pusa ko, sir, ganun din. Feeds para sa fighting cocks ko, sir, ganun din, VATable. Ang tawag sa mga feeds na yon, specialty feeds. Actually, simple lang naman, di ba? Fertilizer, exempt. Feeds, dapat poultry and livestock feeds. Para exempt. Otherwise, subject to VAT. And then, in addition to that, under this section 109B, yung mga wala sa 109A, seeds. Kasi ang nasa 109A, di ba? Agricultural food, marine food, tapos livestock and poultry animals na. Wala namang seeds doon. So, sinama lang kay seeds, seedlings, fingerlings, fish, prawn. So, as you can see, all of those items are related also to food products, original state, intended for human consumption. And then, pansinin mo, including ingredients, whether locally produced or imported, were pertaining to the ingredients to be used in manufacturing the poultry feeds. Balikan mo si Bimeg. Sir, si Bimeg, hindi lang yan nagbebenta ng poultry feeds. Siya din mismo nagmamanufacture ng feeds niya for sale. So, kung tayo si Bimeg Corporation, of course, we will be buying ingredients sa pag-manufacture ng ating poultry feeds. So, dapat yung mga binibili natin na ingredients to manufacture the poultry feeds will be exempt from VAT. Okay? Regardless kung yan ay binili mo dito sa Pinas or in-import mo. Kasi nga, ang coverage ng Section 109B is sale and importation. Okay? Yan. Whether locally produced or imported. Okay. Sir, si Pedro Corporation, manufacturer, sir, ng specialty feeds. Di ba ang specialty feeds ay subject sa VAT? Yes, sir. So, paano yun, sir, pag bumili siya ng ingredients para mag-manufacture ng specialty feeds? VATable yun. Kasi ang exempt ay mga ingredients to be used to manufacture poultry or livestock feeds. Okay? I'll give you a simple guide doon sa discussion natin. Ito yan. Pasensya na sa PowerPoint ko. Hindi ganun kabihasa si Sir Tabag nyo sa PowerPoint. Don't worry. After ECQ, I'll let some of my staff to prepare it for me para gumanda-ganda naman ng gusto. Okay? So yan, kung fertilizers, lahat exempt. Pero if that is feeds, S is sale, I is importation. So, if that is feeds, classify first the feeds. Is that poultry feeds? Is that specialty feeds? Kasi kung poultry feeds, VAT exempt. Specialty feeds, subject to VAT. Yeah. Okay, so, I'll share to you a BIR ruling issued during 2014. So, BIR ruling 044-2014, as you can see in your screen. The taxpayer here is a sole proprietor, but licensed by the Bureau of Animal Industry, by the Department of Agriculture. Okay?
So a sole proprietorship, which is a license to operate from the Bureau of Animal Industry, is engaged in the importation of premix enzyme additives. So this is an ingredient used in the production of feeds. Yun nga lang, anong klaseng feeds ba kasi ang pinoproduce niya? According to the problem, it will be used as an additive for livestock feeds. O, livestock feeds eh. O, edi VAT exempt. Okay, VAT exempt. Okay, I hope maliwanag si Section 109A as well as 109B. Okay, we now proceed to Section 109C of the Tax Code. So, medyo madali lang naman, di ba? Huwag kasi kayong matakot when you review tax. Okay, yung iba dyan kasi hindi pa nire-review, di pa binabasa, takot na sa tax. Okay, 109C. In contrast to Sections 109A and B, walang sale dito. Ang pinag-usapan lang natin dito, importation. Okay, so pansinin mo, importation of personal and household effects belonging to the residents of the Philippines returning from abroad, non-resident citizens coming to resettle in the Philippines. Simplify natin. Mga gamit pang personal, kagaya ng damit ko, household effects, gamit sa bahay, sa kusina, halimbawa. Para kanino? Sa mga taga-Pinas. So, this is not limited to Filipinos, ha? Belonging to the residents of the Philippines returning from abroad. And non-resident citizens coming to resettle in the Philippines. For your info, the moment that you come from abroad, lahat ng dala mo from abroad will be treated as importation. Halimbawa, tapos na yung ECQ. And then, safe naman na. Talagang safe na. Wala nang risk na magka-ECQ, na magka-COVID-19 pa ulit sa buong mundo. And then, I decided na magliwaliw together with my family abroad. Okay? So, syempre, pag magliliwaliw kami abroad, may dala-dala kaming mga personal na gamit, di ba? Lalo damit, di ba? And then, balik na tayo sa Pilipinas. Pagbalik mo sa Pinas, yung mga dala mong yun, kahit galing yun sa Pilipinas, ay treated as imported item. Kasi galing ka sa abroad. However, those will not be taxed kasi pang sariling gamit mo lang yun. Eh, syempre, galing na rin kami sa abroad, edi maganda siguro, bili na rin kami ng kung may extra money naman, bili ka na rin ng extra damit mo para may remembrance ka man doon, di ba? Oh, that will also be exempt. Eh, bili ka ng gamit mo sa kusina, medyo bumabalik ulit yung sipag ni sir nyo na magluto, kunwari, dahil may time. Oh. Those will be exempt because those are classified as personal and household effects. Maliban na lang siguro, kung sasabihin mo sa Bureau of Customs, damit ko lang po yan, boss. Pero, ang dami, isang 10-wheeler truck. Siyempre, pag ganun, commercial na in quantity. Obviously, hindi mo na siya pwedeng tawaging personal effect. Household effect. For commercial use na yon, subject na yon sa VAT. So, ganun lang yung 109C. Okay? And that will cover not only Filipinos, but also foreigners who are residing in our country. Ganun lang kasimple yon, yung 109C. Including non-residents coming to resettle in the Philippines. Provided that such goods are exempt from customs duties under the Tariff and Customs Code of the Philippines. So I hope klaro, okay, maliwanag yung 109C. Okay, next, 109D. Pang-apat na tayo, 109D. 109D is related to 109C. Sige, bago ka matakot sa dami ng nakasulat dyan, balikan mo natin si 109C. Di ba si 109C, galing ka abroad, bumalik ka ng Pilipinas. May dala kang mga damit mo, gamit niyo sa bahay. At iba pang personal effects mo. Those are VAT exempt. Unless
kung yung quantity ay commercial in nature. Okay? Apply mo yun sa 109D, it's almost the same. The only difference in 109D, as you can see, persons coming to settle in the Philippines. Eh ano yan? It will not be limited only to non-resident citizens na gustong pumunta sa Pilipinas at dito mag-settle. Salimbawa, ikaw ay Amerikano. Nag-retire ka. Eh, marami kang nabalitaan na pag dito sa Pilipinas, yung retirement pay mo sa Amerika, pag dinala mo dito sa Pilipinas, rich ka na. Di ba? Tapos, mura naman ang cost of living dito compared doon. Tapos, dito sa Pilipinas, pag Amerikano ka, kung minsan, mas mabait pa mga Pinoy sa'yo kaysa sa mga kapwa nila Pinoy. Di ba? May mga ganong instances. So, limbawa, ako ay Amerikano, I would like to come here in the Philippines and settle here. Yan yung 109D. Including Filipinos or their families and descendants who are now residents or citizens of other countries. So, yung tito mo, tita mo, nakita mo yon, batang-bata ka pa nun. Tapos, hindi pa siya ganun katanda. Ngayon, nakita mo siya ulit o silang ulit, matatanda na. Malapit nang kunin ni Lord. Mga American citizens na, kunwari. Eh, di ba normally, nagstay sila ng pagkatagal-tagal doon, nagpakayaman, pero normally, pag malapit na silang tawagin ng Panginoon, di ba, gusto nila dito rin sila sa Pilipinas. So, they will come here and resettle. So, yan yung coverage ng 109D. Parang 109C din, di ba? May konting difference lang. However, tingnan mo yung laman. Kasi sa 109C, ang nandun ay personal effects lang saka household effects. In this particular section, kasama ang professional instruments and implements. Ba't kasama yan siya? Oh, imaginin mo, ako ay Amerikano. Inhinyero ako. I would like to settle in your country. Eh, siyempre dahil inhinyero ako sa Amerika, may mga professional instruments ako. So, gusto kong dalhin dyan sa Pilipinas. Magsesettle nga ako dyan. Eh, di dadalhin ko lahat, di ba? Oh. Eh, bakit wala yan, sir, sa ano, section 109C? Eh, kasi sa 109C, taga-Pilipinas ka naman talaga. So, you don't expect na nandun yung mga gamit mo. Eto kasi, it will cover mga Pinoys na doon na, citizens na sila ng ibang bansa. O kaya talagang mga foreigners na gusto lang dito mag-settle. Maaring yung iba, never pa nagpunta sa Pilipinas. So, of course, lahat ng gamit nila nandoon pa. So, dadalhin nila lahat dito sa Pilipinas. Kaya kasama ang professional instruments and implements, tools of trade, occupation, or employment. Okay? Wearing apparel, o diyan din yung household effect, di ba? Domestic animals. Bakit kasama domestic animals, sir? Eh, di ba taga-ibang bansa nga sila? Eh, mahilig sila sa aso, kunwari. O, di dalhin nila yung aso nila dito. Okay? Including household effects. That's 109D. At kagaya ng 109C, wag lang naman na yung quantity is commercial in nature, ha? Baka mamaya, 10 ten-wheeler trucks ang dami. Pambenta na yon. Okay? So, that's your 109D. Provided, of course, that the Bureau of Customs may, upon production of satisfactory evidence, that such persons are actually coming to settle in the Philippines. And that the goods are brought from their former place of abode, exempt some such goods from payment of duties and taxes. Okay, I hope, klaro, I hope na-simplify natin yung sections 109A to 109D. Let's proceed to 109E, panglima sa listahan. So, wala tayong masyadong ikla-clarify dito dahil ilang beses na nating diniscuss ito sa mga previous videos natin. By the way, ha, in case may nanonood sa video na to na hindi pa nag-subscribe at kung nagugustuhan nyo naman yung ating mga discussions, sana mag-subscribe tayo. I-like na rin kung okay lang sa inyo. Okay? So, 109E. Sa mga nag-subscribe na, thank you very much, okay? Services subject to percentage tax under Title 5 of the Tax Code,
specifically sections 116 to 127. Nabanggit ko na to, lalo na sa third video, na the moment that the transaction is subject to percentage tax, it cannot be subjected anymore to VAT. Kaya hindi pwedeng sabay, di ba, na yung isang transaction na VAT na, ipa-percentage tax mo pa, isa lang, di ba? Isa lang ang piliin mo doon. That's section 109E. As simple as that. So, wala na tayo masyadong i-clarify dyan. Ang importante dito, dapat makabisado mo ano-ano ang laman ng sections 116 to 127. So, I will cover those items in separate videos, okay, pertaining to percentage taxes. Let's proceed sa pang-anim na listahan ng ating VAT exempt sales and transactions. So, 109F of the tax code. Sa mga nagpre-prepare for the board exam, normally you don't need to memorize naman yung specific section na 109A, B, C, D, E, F. Hindi naman kailangan yun. Okay? Maybe 109, alam mong 109 is VAT exempt, that's enough. Okay? Pero kung kaya mo, why not, di ba? Importante, alam mo na when you encounter this particular transaction, you know that it is exempt under the law. Okay, punta natin. 109F of the tax code. Okay? Agricultural contract grower, services buy. So, we're not pertaining here to importation. We're pertaining here to services by agricultural contract growers. Diyan muna tayo sa agricultural contract growers. Eh, ano ba sir ang ibig sabihin ng agricultural contract growers? Okay. Revenue regulation provides that agricultural contract growers refer to those persons producing for others poultry, producing for others livestock, or other agricultural and marine food products in their original state. It services growing of poultry, livestock, or other agricultural and marine food products into marketable poultry, livestock, or other marine food products. Ah, let's simplify by providing illustrations. Halimbawa, si Kaemong, I hope okay lang sa kanya na gawin kong example, yung isa naming batikang reviewer sa PRTC, okay, isa sa mga ama ng PRTC, isa sa mga ama ng Practical Accounting 2, na ang tawag na ngayon ay Advanced Accounting, si Sir De Leon. Ang kanyang, aming tawag sa kanya ay Kaemong. Halimbawa, si Kaemong ay mahilig sa manok. Oh, mahilig talaga sa manok yun. Halimbawa, magaling siyang mag-alaga ng mga manok. Pero it doesn't mean na when you are good sa pag-aalaga ng mga manok, kahit pa meron kang poultry, okay, para sa mga manok, it doesn't mean na magaling ka na rin sa lahat sa tungkol sa ganyang mga animals. Like halimbawa, itlog. Oh. Maaring magaling ka sa pag-aalaga ng mga manok, pero pagdating sa itlog, wala kang kaalam-alam. So, it's possible na halimbawa, no? So, si Kaemong, Kaemong's poultry. Tapos, eh, yun yung expertise niya eh. Hindi niya expertise ang mga itlog. So, pagdating sa itlog, kinontrata niya itong si kaibigan nating Earl Garcia. Ayan. Okay? Eh, kasi si Earl ay magaling sa mga itlog. Mahilig sa itlog yun. Yan. Kaibigan natin yan, si parang Earl the Pearl. Yan. So, halimbawa, kinontrata ni Kaemong Poultry si Earl, para si Earl ang bahala sa mga itlog. Siya na yung kukuha ng mga eggs sa poultry, ilalagay sa kanyang makina, etc. hanggang sa yung mga itlog maging ano na, sisiw na. Pag sisiw na, dalhin na kay Sir, kay Kaemong Poultry. Oh, that is considered, si Earl dito is considered agricultural contract grower. As you can see, it is related to agricultural food products original state. Magmamahal yung mga yon pag vinat mo yan. Can you follow? So, yun ang ibig sabihin. Yun ang isa sa mga examples ng mga ng agricultural contract growers. So, I hope klaro. Okay? Balikan natin yung 109F. Dalawa kasi ang laman nito.
agricultural contract growers and millers. Okay, punta naman natin yung mga millers. Hindi lahat ng mga millers ay VAT exempt. Ang mga millers lang na VAT exempt under this category are those milling for others of palay into rice. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Okay, milling of palay into rice. As you can see, mayroon akong picture dyan sa screen. Corn into grits, sugarcane into raw sugar. Sa totoo lang, ako, ang nakita ko lang dyan nung ako'y medyo bata pa ay palay into rice. Sa totoo lang, di pa ako nakakita ng millers ng corn into grits, sugarcane into raw sugar. Yan. So, yun lang yung mga klase ng milling services na exempt. Sir, nagmi-mill kami ang product namin, flour. Ah, VATable yun. Kasi wala sa listahan. Ang nasa listahan lang, palay into rice, corn into grits, sugarcane into raw sugar. So, if you are a miller, other than these three, then your services will be subject to VAT. Okay? So, I hope klaro yung 109F. So, we now proceed to the last section that I am going to share to you in this particular video. 109G, yung pangpito sa 28 na VAT exempt sales and transactions. Okay, puntahan natin yung last item natin. Medical, dental, hospital, veterinary services. Ah, tingnan mo yung naka-italize kasi yan yung napaka-importante. Except those rendered by professionals. Okay. Let's discuss this through an illustration para mas maging simple. Halimbawa, siguro sa stress mo na natamo sa ECQ after ng lockdown eh nagpa-check up ka kasi you're not feeling well. So you went to your doctor, check up in short. Doctor, services by a doctor. That's professional fee. Okay? Take note, basic guide, professional fees are VATable. Kaya pansinin mo sa mga previous videos natin, EDT consultancy VATable. Kasi those are services rendered by professionals. Okay? So, services ni lawyer, services ni accountant, services ni doctor, those are professional fees. Subject to VAT yun. Hindi yun magpo-fall sa Section G. Section 109G. Kasi nakalagay sa Section 109G, except those rendered by professionals. However, di ba normally pag nagpapacheck up tayo, kung minsan, sasabihan ka ng doctor na mag-x-ray ka nga, mag-urine test ka nga, stool test, etc. X-ray. Okay, puntahan natin yung mga yon. Take note, under this particular section, laboratory services are exempt from VAT. Regardless kung saan ginawa yan. Regardless kung yan ay sa clinic ni doctor, o kaya sa hospital mismo, as long as that will fall under laboratory services, those are exempt under the law. Okay? Also, sir, ano ang laman ng medical, dental, hospital, veterinary services? So, ganito actually yan. Yung medical services, yan yung kapag ka ikaw ay na-confine. Na-confine ka. Medical services na yun, hindi na yun professional fee. Kasi that is rendered already by the hospital. Sir, nagpalinis ako ng ngipin ko. Kasi magpapalinis na sana ako noon, kaso nagka-lockdown. Professional fee yun, rendered by the dentist. Nagpalagay ako, sir, ng brace sa ngipin ko. Pinaayos ko yung ngipin ko kasi hindi siya ganun kaayos. Si sir niyo din, no? Hindi ganun kaayos yung ngipin. Sana hindi mapanood ni President Duterte to, no? Baka bigla niya akong maliitin, no? Kagaya ni Jokno, no? Baka i-compare niyo yung ngipin ko kay Jokno. Okay, balik tayo. Eh sir, after ECQ, pinaayos mo yung ngipin mo, sir.
That will fall under professional fee. That will be subject to VAT. Eh, sir, ano yung dental services na exempt? Halimbawa, kasi di ba may mga cancer din na related sa, yan, dental, okay? O kaya, na-hospital ka, na-disgrasya ka, natamaan yung panga mo, kailangan ng expertise ng dentist, yun yung papasok sa medical services na exempt. Pero kung ginawa lang to sa clinic ni doctor, clinic ni veterinario, clinic ni kung sino man, that's vatable. Because that will fall under professional fee. Sir, pinag-groom ko yung aso ko sa veterinario. Professional fee yun. Vatable. Sir, pinaoperahan ko yung aso ko. Kasi nagkasakit. O yun. Pasok yun sa medical services. That's VAT exempt. Kaya take note of this, kapag ka ikaw ay na-admit sa hospital, dapat yung hospital bill mo, walang VAT. Take hospital charges. Okay? I hope maliwanag. Okay, bago natin tapusin itong video na to, still in relation to medical services, puntahan natin yung mga gamot. Okay, gamot. Of course, if the gamot na pinag-uusapan natin ay tungkol sa gamot na pang hypertension, high blood, VAT exempt yun, i-discuss natin yun sa bandang dulo ng VAT exempt sales and transaction. Pero take note of this, general rule, ang mga medicines ay subject sa VAT. Unless exempt under the law, yung nasa dulo natin, na yung pang high blood, pang hypertension, yan. Okay. Pero generally, medicines are subject to VAT. Sir, na-hospital ako. Unfortunately, sir, na-hospital ako. Tapos, sir, kailangan ng gamot na ganito kasi gagamitin sa pang-opera sa akin. Ang ginawa ba naman, sir, ng hospital, eh, pinabili kami. Bili daw muna kami, bigay namin sa hospital, then sa kanila ako o-operahan. Ah, pag ganun, pag binili mo yung gamot, vatable yun. Kasi generally, ang gamot ay vatable. Sir, binili ko naman sa parmasya sa loob ng hospital nila. Vatable pa rin. Sir, binili ko naman sa parmasya sa labas. Eh, di lalong vatable. Oh, case B. Alam mo, sir, na-operahan ako. Nung tiningnan ko yung bill, ang dami nakalagay na gamot doon. Hindi naman kami pinabili. So, sinaksak na pala nila kaagad yung mga gamot, etc., etc. Ah, kung ganon ang sitwasyon, VAT exempt yun. Kasi pasok na siya doon sa hospital bill. Medical services. Eh di dapat pala sir, ganun palagi ang gawin ng hospital para wala ng VAT. Oo, kaso marami ng hospital na loko-loko eh. Pag feeling nila medyo you cannot afford or medyo alanganin kang masingil, kung minsan ikaw pabibilihin muna, di ba? So, that's your sections 109A to 109G. I hope maliwanag. Okay? So, sana I was able to help you understand the first seven VAT exempt sales and transactions, okay, under the tax code. So, again, thank you very much for watching. Thank you very much for subscribing. Pag di ka pa nag-subscribe, please subscribe, okay? So, let's all stay safe. God bless you all.